Ito guys yung ating 2021 Yamaha R3 WGP. So, dati ito naka-Racing Boy na gold wheels. Yung model ng Racing Boy na yun is RB5, yung 5-spoke. So, pinalito natin yung sobrang lapad niya kasi ngayon, nilagyan natin siya ng supercore sa SC1. Mas maganda yung banking-banking, di ba? Kasi pang tatrack talaga natin to. Meron na rin itong mga accessories na nakalagay. Yung suspension niya, naka-adjustable yan. Ito mo, may sticker na all-ins. Pero naka-adjustable yan na for preload. May adjustment na siya. Naka-single seat cowl. Naka-tail tidy. Naka-RCB brake master pump. Para syempre mas malakas yung preno. Naka-steering damper na adjustable. Para mas stable sa iwas tank slap. Stable sa high speed. Yung winglet mirrors. Steel braided brake hose. Para mas consistent yung preno. Kaya lang di pa siya naka big disc. So, ayun, sana malagyan siya ng big disc in the future para talaga mas malakas yung preno niya. Ito importante rito sa pag-body positioning. Ito yung budget mill na rear set na tinatawag. Para ka na ito naka-rear set by just using this riser plate. So, kaya riser, tumaas yung foot peg from here. Mga ganito, napunta siya dito. Very good na rin yan guys, tumaas na talaga siya. Tapos, syempre, aluminum lightweight pero makapal oh. Kaya matibay siya hindi basta gumagalaw yan. Ang ganda naman na stock, yun, tumutupi siya. So, pag nasabit ka sa traffic, pag nakaapa ka sa stop, tumutupi siya. So, maganda pa rin. TST flash mount, signal light sa harap, TST na ilaw sa likod, na smoke. Yun nga lang, madumi. So, ito yung supercore sa tires. Mahirap sa garin oh, dito tayo. Ayan. Nakuha natin to, brand new yung tires na to. Hindi pa kasi tayo nakapag-restock ulit after ng injury natin. So, balik tayo ulit soon. Sana masagad natin, no? Kaya sobrang iingay niya. Naka-Akrapo Beach GP Pull System. Napaka-iingay, napakalakas ng tunog niyan. Carbon hanger. Kasi naka-single-seater na siya. Wala na yung passenger foot peg. Naka-carbon yung inner fairings. So, naka-sprocket na rin to, guys. And gold chain. Kaya tayo nagpalit ng sprocket para mas gumanda yung kanyang acceleration and torque. Kasi medyo mahaba yung stock. So, mas mabilis yung pickup ngayon ng speed. Pero, kung mag-tuning ka, racing ECU and other pampabilis na setup, baka hindi na kailangan mag-sprocket. Kasi para, feeling ko para sa stock engine tong sprocket na to eh. So, madali mo ma-reach yung sagad na RPM ng mga gears. Kaso, masasacrifice naman yung top speed mo. May bawas sa top speed eh. Kaya, kung pabibilisin mo talaga ng kargado, parang pwede na rin yung stock na sprocket. So, advisable to para sa stock engine. Kagaya nito, para sa akin lang naman. No? So, plano ko pa sana rito, lagyan ng racing ECU, iparemap, tapos lagyan ng quick shifter. Pero, tignan natin, kasi para mas gusto ko ngayon mag-build ng mga underbones. Racing boy siya na, brake lever guard. Mga clip-ons na rin pala to guys. Yung clip-on na mababa, ayun o. Kasi yung stock niya medyo mataas. And meron pa pala ako nakalimutan, ito pa pala. Quick release gas cap, and parang hindi mo na kailangan ng susi. Pang racing-racing din talaga yan. Although matipid naman sa gas to, kapag sa race stock. So, ito na yung ating Yamaha R3 sa ating masigip na garahe. And, road test na natin. Let's go! And guys, so kasama natin ngayon ang VR1PH. Si Gano Gerald. Naka R1 si Luwen, naka XSR 900, si Wingard naka XSR 700. Tayo naman, naka R3. So, VR1PH to pero iba-iba tayo ng motor. And ngayon ang ating ownership review. So, after using this R3 for... Nandun naman sa kabilang grupo, yung Weekday Warriors grupo rin natin. Nauna ako nag-commit dito sa VR1PH. Pareho WE, no? Pareho WE. Isa sa mga pinakamabilis na group sa grupo. Weekday Warriors. Gamit natin ngayon, red mesh jacket. Parang nakaka-pressure, no? Pag mas malalaki makin yung nasa likod mo.
kami, guys. Pwede ka tayo. Nami-pressure ako. Kasi gawin. Sabi na sa VR1 page. Baka isa sa 900. Kailangan sa mga smaller displacement, kailangan maintain mo yung RPM. Pag nag-drop yung RPM, matatagal lang ka ng bumuelo. Grabe yung piga. Nakakaawa lang din yung makina, guys, kasi pigang-piga eh. Si ano, si Wingard, wala pa. Ayun, inata siya. Ayun, okay na. Preto. Guys, kapag sa Maralaki lang, sobra-sobra ng atong R3 or tama-tama lang para sa akin. Hindi ko na nga nagamit yung fourth, yung 5th gear, 5th and 6th gear, hindi ko na nagamit. At naka-enjoy din pagka masasagad mo yung makina ng motor mo. So feeling racer ka, feeling mo matulid ka. So dito ako magkakain, guys, sa Tanay Highlands. Amazing, amazing dito, Tanay Highlands. Thank you. May picture taking pa, diba? Bago lumapag. So, nasa likod. To maximize parking space. Ayun, so ganito itsura ng Tanay Highlands. Thank you. Napakaganda ng loob. Napakalaki. Ay, sige pa. Ay, sige. Sige pa, thank you pa. Thank you pa. Yan, si ate pala paka-feature. So shoutout sa mga nakasama namin, katabing table namin na kumain. So yun, nag-enjoy ako ngayon sa R3. Hindi ko akalain mag-enjoy din pala ako sa R3.
pala dito, fourth gear. High speed cornering, fourth gear. Si Louie naka-exercise na 900. Makakatay yung gulong niya. Dahil sa sprocket, naging fourth gear ang sweet spot niya ngayon. High speed riding. Sarap, grabe man. Sarap din talaga ng R3. Laging saan sa kamay sumama sa akin yun ah.
sabi, na-adrenaline pa rin ako, guys. Heart na R3 lang, nakaka-adrenaline pa rin. Ngayon ko lang siya na-appreciate, actually, itong R3. Ngayon ko lang na-appreciate. Si JM. Si JM hug pala to, eh. May nakaroon doon, oh. Grabe, wala akong masabi sa R3. Kapag straight, mabibiting ka sa una. Pero pag natutunan mo siyang pakantayin sa high RPM, napakabilis, guys. Gagamay ko na siya, guys. Proper gearing. Solid, guys. Grabe. Oh, solid. Wala akong masabi sa R3. Para siyang packet-racket. Matitraining ka dito para improve yung high RPM. Ma-maintain yung high RPM. Arnel! Arnel! Right shape. Lewin, right shape. Lewin, Lewin, right shape. Lewin, oh. Kilala pa rin ako na yung brother, oh. Siya yung last time na nakasabay natin sa ano, eh. Ang MT-10. Grabe, bigyan niya ata ako. Napakalakas ng Akrapovic GP. Solid na solid yung tunog. Solid din yung pagkabasag ng tenga mo. Uy, naipit si Wingard doon. Ay! Ah! May truck. Bilis ni Lewin, nawala na. Ayaw ko naiintindihan kung bakit maraming fans ang Yamaha R3, dahil napakadali namang gamitin at matipid sa gas kumpara sa big bike. Natutunan mo yung basics ng sport bike riding, cornering. Ganda ng tunog niya once na nag high RPM na. Parang natutunog, ano eh, cross-plane din na hindi ko maintindihan talagang. Ang ganda niya umarpm hanggang sa red line. Smooth yung makina. Hindi siya ma-vibrate kagaya ng ibang 2-cylinder. Around the world, sikat talaga itong R3. May mga fans talaga ng R3. One of the best learner bike. Pero nga, sad to say, hindi siya expressway legal sa bansa natin, kaya mas marami pa rin bumibili ng Ninja 400. Kung hindi mo kailangan mag-expressway, R-series fan ka, I will take this over the R7. Simply because of the price. And sa bankingan, di naman sila nagkakalayo ng power. Siyempre, arangkada, mas malakas si R7 tsaka top speed. Pero yung price, layo eh. Kaya para sa akin, R3. Tsaka mayroong category, guys, ng R3 sa Pilipinas na racing. Kung mag-excel ka sa racing, pwede mo siyang gamitin or pang laro, pang laban sa
R3 category or 400cc category. So, ayun. Shoutout sa Lock R1. Lock R1, naka-Revit jacket. Kapulin natin. Wala lang. Sana ma-invite natin siya sa VR1PH. Naka-Revit jacket, naka-Aray helmet, and naka-Dainese bag. Itong R3 guys, ma-appreciate mo siya kapag twisties, kapag likuan talaga, cornering. Sobrang ganda kasi ng handling niya. Dati hindi ko siya na-appreciate kasi di ba underdog siya, parang mas marami yung Ninja 400 eh, pero ngayon naiintindihan ko na. So kung yung ZX25R ay baby Ninja, ito namang R3 ay baby R1. Dahil yung tunog niya eh, para din siyang R1 na kalahati lang ng makina yung gumagana. Yung tunog niya, pag pumipino na, may similarity. So ang galing, ergasmic pa rin yung tunog niya kahit na 2-cylinder lang siya. Tapos ang tipid sa gas dahil 2-cylinder lang, okay ko kung para mo sa inline 4, like the 625R, mas matipid to. Okay ko kung para mo naman sa ibang mga 2-cylinder, mas malakas to. Dahil yung RPM niya, kailangan maintain mo 7,000 pataas para tumatak siya na maganda. Nasa taas yung power niya. Tsaka sarap niya, masarap niya yung redline. Nanghihingi talaga yung makina. Gusto niya talaga yung high RPM. And kung mapapansin nyo, gumagamit tayo ulit ng clutchless shifting. Same ginagawa natin sa Sniper and sa Raider. Nung first ride natin silang dalawa. Ito yung poor man's quick shifter. Kung wala kang quick shifter, pwede kang gumamit na ito para iwas nga lady sa kamay, lalo itong stop and go. Pati downshift pwede, you know, pwede walang clutch. Pero sa first gear tricky siya. Second to first tricky yung downshift na walang clutch. I highly advise na gumamit ng clutch kapag second to first gear. So advantage talaga ng maliliit na magagaan na motor ay pwede ka mag late brake. Unlike sa mga higher cc's, kailangan maga ka nagbe-brake. Siyempre sa bigat nila, hindi ka kaagad-agad makaka-stop or makaka-maneuver. Okay, kaya adrenaline. Sarap. Grabe guys. Sobrang adrenaline.